Sa ikatlong araw ng rescue operations, umabot na sa kulang 8,000 ang death toll sa Turkey at Syria dulot ng 7.8 magnitude earthquake. Gayunman, pinangangabahang mas marami pa ang hindi nasasagip mula sa mga gumuhong gusali mula pa noong Lunes, February 6, 2023. Nagkaroon din ng malawakang kawalan ng pag-asa dahil umano sa mabagal na takbo ng rescue mission sa ilang mga lugar. Sa lalawigan ng Hatay sa Turkey, nahihirapang makapasok ang emergency services dahil sa nasirang runway ng Hatay Airport bunsod ng lindol. Sa Hatay rin naitala ang pinakamataas na death toll sa Turkey na mahigit 1,006 na tao ayon kay Turkish Health Minister Fahrettin Koca. Samantala, sa Syria, hirap ding makausad ang rescue teams. 30 mga bansa na ang nangakong magpapadala ng search teams upang tumulong sa operasyon. Dahil sa patuloy na digmaan sa Syria, maraming mga lugar pa rin doon ang hindi pa lubos na bibigyan ng aksyon. Maging ang volunteer responders ng Syria na tinatawag na white helmets na may mahabang karanasan, nagsabing na-overwhelm sila sa lakas ng lindol at tindi ng damages nito. Ayon sa deputy head ng White Helmets, 30 lokasyon na ang napuntahan ng rescue teams, ngunit ngayon, nasa mahigit 700 lugar pa ang nangangailangan ng tulong. Hindi rin anya sapat ang kanilang machinery at equipment. Samantala, naghahanap na ng iba pang paraan ang United Nations upang makarating sa war-torn Syria ang supplies na kakailanganin sa rescue mission doon. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.